nakakatulog ako mga kaibigan. Pagdating namin dito sa Singapore, so doon pa lang sa airport, parang medyo nakakaramdam na ako ng hilo. Eh, jet lag na pala yun. First time lang kasi makapunta sa ibang bansa. It's a good experience, sobra. So alam ko marami pa rin hanggang ngayon yung nangarap makapunta sa ibang bansa. Masaya, sobrang saya po. Dati sa ano tayo, sa Baguio, sa Vigan, La Union, yung mga norte yan. Kasi yun yung medyo long drive para sa amin eh, pagdating sa taga-Calamba, yung norte. Pero ito, ibang klase naman. Yung Cebu, yan, nakapunta na kami doon. Iba din dito sa ibang bansa. Ang ganda experience, sa aeroplano pa lang. No? Iba rin yung aeroplano nung sinakyan namin yung papuntang Cebu. Mas malaki naman itong papunta ng dito sa Singapore or sa ibang bansa. Nakakatuwang experience. Kung pagbaba pala sa airport, siyempre tayo, kotse kaagad ang hinahanap natin. So napansin ko mga kotse rito, ang brands na madami sa kalsada ay Toyota at saka Honda. Yung dalawang yon. Sa totoo lang, binidyohan ko nga at napansin ko, sabi ko puro Toyota. Parang mga kotse dito, kahit van, hybrid. Puro hybrid na sila. Yung pala, sabi sa akin nito, nag-checkahan kami ng Grab driver. Eh, syempre, susulitin na natin para siya na yung semi-tour guide natin nung simula sa airport hanggang dito sa hotel sa Sentosa. Ito kami nag-stay. So sabi, ang kotse daw dito ay may limit lang yung dami ng pwedeng tumakbo sa kalsada. Hindi ko alam gano'ng katotoo, pero yun ang sinasabi niya, na may limit lang, kaya pala maluwag yung daloy ng trapiko dito. At may edad lang, 10 years old, na sasakyan lang ang pinakaluma na pwedeng tumakbo. Maliban na lang, kung marami kang pera, yung mga older than 10 years old kasi, mahal na daw ang renewal ng rehistro. That's every 5 years yung rehistro nila, sabi ni Kuya. Sabi niya, example, 40,000 yung rehistro. Eh, ang bagong kotse, 100,000 plus meron na. So, siguro nakarehistro na yun, no? Kasama ni rehistro. Kaya daw, ang ginagawa daw, para maging practical, hindi naman daw ibig sabihin mayayaman yung mga may-ari ng kotse dito. Ibig sabihin daw, mas nagiging practical sa kanila yung bago na yung kotse. Tapos, dagdag ka lang ng konti. No? Parang ganun yung sinasabi ni sir sa akin. Pero kung nakalumang kotse ka rito, example, vintage car, tapos umaandar ka sa kalsada, ibig sabihin nun, mapera ka. Yun ang ano ni sir. Kasi, wala lang sa'yo yung rehistro na mahal. Basta magamit mo lang yung kotse na yun. Kahit mahal yung rehistro, hindi mo kailangan yung brand yung sasakyan. Yun yung kanyang kwento. Tapos, syempre, tinanong ko, meron ba mga race cars dito? Yung mga modified na cars. Kasi, nakita ko tatlo lang. Isang Civic RS Turbo na puti, at saka yung isa itim, nakamags na malaki, ang ganda, nakamags, nakalowered, tapos clear glass, ang linis. Yung mga car guys siguro yun dito sa Singapore. Tapos isang Mazda 3 na ganun din, nakamags, nakalowered, olive black siya, all black lang, ganda. Pero wala ko dito nakita ng mga modified na kagaya dito sa Pinas, doon sa Pinas sa atin. Yung nakalowered sagad, sobrang ingay ng tambucho, tapos carbon fiber yung mga piyesa ng katawan, iba-ibang kulay, may mga stickers na mga ano, para mga brands ng mga racing parts, ganyan, or sponsors. Wala eh, puro karamihan dito plain lang yung sasakyan. Yung marami sticker dito yung taxi. Ang ganda ng taxi nila, akala mo pang circuit yung kotse eh. Yung kulay blue, yellow, white, yung kombinasyon, ang ganda, sobra. Tapos mga modelo, puro hybrid, pati mga van, hybrid dito. Siguro dahil nga 10 years old yung pinakamatanda, kailangan nilang bumili ng brand new, kaya puro updated. Sabi ko, meron bang race cars dito? Sabi niyo, wala daw. Parang bawal daw yun, illegal daw ang racing dito sa Singapore, sabi niya. And hindi ka rin naman daw makakapagmatulin masyado kasi sobrang dami daw camera. At sa tingin niya, nakalink daw lahat ng camera. Siguro naman, kasi gobyerno eh. Sabi niya, mabilis ka daw mahuhuli. Kaya daw ang crime rate dito ay mababa. Sabi niya, pagkakain ka,
hindi mo mare-reserve yung table kung mag-isa ka lang. So ang gagawin mo, iwan mo yung cellphone mo, o kaya yung bag mo doon sa table, tapos yun na. Sabi niya, mawawala yung table, pero yung bag mo hindi mawawala dito. Yun ang sabi sa amin ni Sir. Sabi, sobrang safe dito. Kahit you can wear sexy, sabi niya, nothing will happen to you, sabi niya. So kahit pala magpa-sexy ka dito, wala daw mangyayari sa'yo. Pero sabi niya, low crime rates doesn't mean zero crime rates. Tama rin naman yun. So talagang ingat pa din. Mababa lang yung number ng mga krimen dito. Pero yung hindi po pwede sabihin wala. Meron pa din. Siguro hindi lang nalalaman ng iba. Lalo mong bansa na ganun eh. Lahat may krimen. Kasi kahit saan magpunta, may masamang tao talaga. Anyway, ayun na nga. Ang mga tungkol sa kotse dito, ayun, may mga nagbabike. Cable cars, pwede ka rin sumakay sa cable car. Yung mga tindahan ng pagkain dito, dun sa ano kami nagtingin una, sa airport, mahal lang ng konti pag kinonvert mo siya sa Philippine peso. Mahal lang ng mga, wala namang 100. Siguro, sabi mo na 100 yung lamang, kasi yung presyohan dito ng food, parang sa Alabang Town Center, sa Molito, ganun yung mga presyohan, yung mga 300 plus to 500 plus per meal. Ganun yung mga basic. So, sa, kumain kami sa Chinese restaurant kanina. Okay naman. Ganun din yung lasa. Masarap din. Meron silang mga kakaibang menu. Pero pag tinikman mo, kung lagi ka nag-Chinese, Japanese food, yun talaga yung lasa eh. Yun yung ginagaya nila. So, yun na yun. Wala ka ng ibang lasa matitingnan. Maliba na lang yung pang dito sa bansa nila. Yung gusto mong matikman na lasa. So, yun lang muna. Sa day 1 natin, nakatulog kasi ako na medyo mahaba eh. Grabe. Meron ditong ano, mga barko. Pumuka natin Universal Studio bukas. Kasi sabi ni Sir, hapon na daw. Wala na daw. Sayang daw kalahating araw na lang. Dapat daw early daw kami magpunta, sabi ni Kuyang Grab Driver. May lalamove din dito. Nakita ko parang taxi siya. Tapos may sticker na malaki lalabo. Ang talaga mga, eh, dami na kambay ko. Disiplinado yung mga tao. Yung CR, ang linis. Ganda. Gandang lugar. Pakatahimik. Sana sa ibang bansa makarating din tayo. So, ito lang naman eh, parang first try lang natin. So, sunod. Punta rin tayo sa ano. Baka Japan, yun ang aming binabalak. Doon talaga maraming mga ano, mga piyesa ng kotse. Nakita ko yung tropa natin pumuntang Japan, grabe. Isang buong tindahan, puro piyesa ng kotse. Yun yung dream ko, makapunta sa ganun at sana makapamili din. Kasi iba dun eh, sa Japan talaga. Yun yung gusto ng mga tao dito sa, tao sa Pinas, na, oh eto, Japan, piyesa, Japan. Puro ganun, Japan, JDM. So, yun yung gusto nila kasi original, matibay, tas bihira lang sa Pilipinas. Yung merong ganun. So, sana makapunta rin sa Japan. Kahit Tambucho or Manibela, makapag-uwi. Mission ko yung mga ganun. Tingnan natin. Soon. Mag-pray natin yan. Pero napakagandang blessing na nitong nangyari na to sa amin. Kasi dati, naalala ko, nagpunta kami sa Cebu. 2.5 lang ang pera namin. Nilibre lang ako nung nanay ni Mrs. kasi Iron Man, sumali yung ate niya. So, hindi ko yung malilimutan. Ang pera namin pamilya, ako, si Mrs. ko, yung dalawang anak, 2,500 lang. Wala na kaming ibang pera sa bahay. Wala na sa mga kotse, wala nang nakatago. Isang kotse lang, Nissan Sentra box type ang kotse nun. So, yung 2,500, pagkakasyahin mo yun habang nasa Cebu ka at dapat makauwi pa yun ng Kalampag. Yung pamasahe kasi nilibre lang sa kayong tinitirhan doon sa Cebu. Sinagot lang ng mami ni Mrs. noong time na yun. So talaga hindi kami makabili ng gusto namin. At itipirin mo yun. Pag naubos mo kasi yun, pag uwi mo ng Kalamba, wala na. Kailangan mo nang magbenta ulit ng kotse. Eh, Sentra box type, magkano lang yung benta ko noong dati. Tapos wala na naman kaming kotse. Paikot na naman ulit. Babawas ka doon sa pinagbentahan mo, pangkain, pangrenta. So, ganong kahigpit ang buhay namin. Totoo yun, hindi yung biro. Awa ng Diyos,
Siyempre, habang nagsisipag ka, habang lumalaban ka ng patas, di ka gumagawa ng masama sa kapwa, dahan-dahan ay makikita mo gumaganda rin naman yung buhay talaga. Basta huwag ka lang lagi negative mag-isip, laging positibo yung pag-iisip mo. Huwag mo lang isipin na kawawa ako, wala akong pera, ang hirap ng buhay, hindi na ako aasenso. Yung mga toxic na tao, lalayuan mo yan. Kasi magiging toxic ka din mag-isip eh. Pag ganun ka mag-isip, yung mga kasama mo, malalason, pare-pares kayo, mabubulok. Parang kamatis na bulok. Pag yung isang kamatis na bulok, sinama mo sa grupo ng kamatis na sariwa, mamaya-maya, makita mo, lilipat na yung bulok mo sa iba. Diba? Kaya, yun lang, ang aking lagi ko sinasuggest o tinukwento sa mga tropa natin na nakita naman nila saan tayo galing, nasaan tayo ngayon. Although hindi naman tayo mayaman talaga, eh, medyo maluwag na lang sa buhay. Sabi ko, laging positive lang kayo mag-isip. Huwag kayong tasama sa mga taong negatibo. Umiwas kayo dyan. Kasi hindi nyo napapansin, yung utak nyo parehas na yan. Pababa ang takbo ninyo dyan. Hukayo kayo. Para hinuhukay nyo yung libingan nyo, sabay-sabay kayo. Kasi pag positive ka mag-isip, kahit na nahihirapan ka, masaya ka. Alam mo yun? Kahit na dumadanas ka ng kahirapan, hindi kayo parang lugmok na lugmok. Dadasal ka, syempre. Napakagandang ano nun eh. Pamumuhay kapag laging positive. May kaibigan nga ako. Kahit anong pangit na ng sitwasyon. Lagi pa rin positive naririnig ko sa kanya. Sabi ko, eto mga gusto kong kasama lagi. Kasi lagi niya tinitingnan yung bright side. Kumbaga, nalugi ka sa negosyo. Halimbawa, nagbenta ka ng kotse. Isipin mo na lang. Meron kang matutulungan. Laging ganun. Ang ganda lagi na lumalabas sa bibig niya. Sabi ko, eto masarap kasama. Nawala man yung project car mo, may nakasambot naman doon na pamilya na matutulungan mo o yung makakapakinabang doon na alam mong walang issue yun. Parang ganun. Saya. Huwag mo isipin yun. Yung project car mo na nabenta, makakabuelo ka ulit. Balang araw, makakabili ka ulit ng ganun. Mga ganyang bagay. Ang saya. So, yun lang. Ito ang ating day 1 sa Singapore. Sana marami pa tayong mapuntahan bukas. Universal Studios, ibisita tayo para sa mga bata. Kaya naman tayo nagsisikap eh, para sa mga anak din natin. So kita-kits tayo bukas. Tingnan natin kung anong ma-i-video natin. Share ko sa inyo para sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Singapore. Sharing is caring. Bye-bye po.